Ngayong episode, dumayo po tayo dito sa Talisay, Batangas. Makikilala natin ang isang pamilya na ang negosyo naman nila ay isang plant nursery. Kung kayo po ay naghahanap ng iba't ibang klase ng fruit-bearing trees, nandito po ang mga seedlings. Tatalakayin po natin ng iba't ibang klase ng seedlings na pwede niyong pagpilian para sa inyong farm. Kilalanin natin ang isang business na pwede niyong mabilihan ng mga quality seedlings. Explain natin kung ano yung grafting na tinatawag. Ang grafting ay proseso ng pagduduksong ng matured scion sa rootstock na kahit anong rootstock, mga parambutan, lansones, mangga, dumadaan ang proseso ng grafting dahil ang grafting is pagpapadali ng pagpapabunga. Pero may mga fruit trees din na hindi ginagraft kasi mabilis na magbunga. Kung ito'y aantayin yung seedling lamang, ay baka 10 years ho, ay hindi pa nabunga. Kaya ito'y dumadaan ng proseso ng grafting para mas mapabilis ang pagbunga. Sa average na kinikita namin kada buwan, 40 to 50K yung pinaka-average. Minsan, lumalampas pa kami. Depende sa mga nakukuha naming kliyente na umorder sa amin at nagpapadeliver sa ibang lugar. Sa pagdating naman po sa kitaan sa ganitong hanap buhay, mayroong magandang buwan ang pasok sa amin. Mayroon naman kung walang benta minsan. Pero yung average na benta namin, nakakabenta kami ng 2,000 to 3,000 pieces na seedlings pag maganda ho ang pasok sa amin. Quality over quantity ang aming binibenta nito. So, napaka-importante ng negosyong ganito dahil sa kanila nanggagaling ang patuloy na cycle ng pagtatanim. Payo ko lang sa mga kabataan ngayon na masyado nang nalululong sa teknolohiyang meron tayo ngayon. Sana naman magbukas sa isipan ninyo na simulan din ang ganitong hanap buhay. Dahil kung wala na kami, sino pa magtutuloy nito? Wala na kayong matitikmang mangga o kalamansi juice kung sakaling wala nang susubok na susunod sa amin. Sana magkaroon din kayo, mabuksan ang isipan ninyo sa ganitong larangan ng hanap buhay. Don't forget to like and subscribe. Hello mga ka-agri, mga farmers. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Anjo Biloso, Tubong Talisay, Batangas, ang tinaguriang seedling capital ng Pilipinas. Ito nga po pala ang aming ABR plant nursery po, ang pangalan ng aming plant nursery. Ang aming pong paghahalaman nagsimula pa sa aming ninuno, sa aming lolo na nagsalinlahi na kay tatay. At sa ngayon, kami na ho ang nagmamanage ng aming plant nursery ito. Mula sa pag-graft, natutunan namin at na-perfect namin at na-master paano magpabuhay gamit ang grafting na proseso sa paghahalaman. Meron tayong abukado, rambutan, lansones, durian, citrus, kalamansi, orange, kiat-kiat, at iba't ibang klase ng variety ng mangga. May mga sizes po tayo. Kung mas prepare nyo mas maliit, meron tayong maliit. Kung prepare nyo medium size, XL size, or drum size na matataas na, na mas mabilis mapainabangan, meron tayo. Ito yung mga avocado ninyo na seedlings. Ah, grafted. Grafted ito. Anong variety? Cardinal po. Saan pa nang galing ang inyong pinaka rootstock? Itong rootstock po, yung buto binili namin sa Tagaytay. Mm-hmm. So, binibili namin ito ng nasa 50 pesos ang kilo. Ito ay maraming in demand, so mas tumataas pa ang presyo. Mm-hmm. Kasi nagpapangagaw po kasi gusto nilang makapag-produce agad na sila mauna. Explain natin kung ano yung grafting na tinatawag. Ang grafting ay proseso ng pagduduksong ng matured scion sa rootstock na kahit anong rootstock, mga parambutan, lansones, mangga, dumadaan ang proseso ng grafting dahil ang grafting is pagpapadali ng pagpapabunga. Pero may mga fruit trees din na hindi ginagraft kasi mabilis na magbunga. Kung ito'y aantayin yung seedling lamang, ay baka 10 years ho, ay hindi pa nabunga. Kaya ito'y dumadaan ng proseso ng grafting para mas mapabilis ang pagbunga. Si Kuya Raymond po, ang kapatid ng ating makisig, Kuya Anjo. Siya man po ang magde-demo at ang kanilang pinsan, si Jerwin. Kuya Jerwin. Bale, ito yung sayo na gagamitin namin para idugtong dito sa rootstock na seedling na avocado. Itong variety po nito ay cardinal avocado. Tatanggalan po muna namin ito ng mga dahon. Sa isa po yan. Ingatan lang po natin na huwag madadama yung mga mata niya. Kasi dyan nagmumula, yung mga ganyan mata na yan, dyan nagmumula yung magiging shoot niya, yung mga suloy niya. Ito, pwede niyong putulin itong ganito.
Pagka-cut mo ba ng sayon sa mother tree, ilang oras o minuto pwede siyang magamit? Ang pinaka hanggang 3 days po ito pwede. Basta babalutin niyo siya sa basa, yung mga tela na medyo basa-basa para maging fresh pa rin siyang stick. Yan po. Ihiwain ko po muna to. Ayan. Ihiwain ko itong rootstock namin. Paano yan inihiwa? Yan, pag ganyan lang po. Ayan, cut. Then bibiyakin po natin siya sa gitna. Pagbiyak lang po at least sa mga 1 inch o higit ng konti. Yan, katamtaman lang po 'yon. Yan, biyak po siya. Ano namin tong sayon ng wedge cut. Ito, pag ganyan lang po. Ganyan lang po. Ayan po, ito yung biniyak namin kanina na rootstock na avocado. So yan nga po yung biyak niya. Tapos yan yung pagkaka-wedge cut namin. So susuksok ko na siya dito. Yan. Kailangan po, pantay silang ganyan, match. Ayan, halos may konting depresya pero ayos lang po yan. Ngayon, ipapasa ko po sa aking pinsan para i-demo sa inyo kung paano po ang pagtatali nito. At maayos ang pagtatali para po yung pagsulo niya ay maganda. Tapos ilalak po natin ng ganito. Yan, okay na po yan. So ito mga seedlings naman natin dito. Ano to? Ito naman po ay seedling ng duhat. Ginarap po natin dito ay ang giant duhat, yung malalaking bunga. Ito ay nasa 2 weeks pa lamang po simula nung ginarap, may mga nasuloy na agad. So ito po ang isa sa mga puno ng ating bansa na hindi na pinapansin, no? Na taken for granted na dahil napagsawaan ng panahon. Pero ngayon, unti-unti ulit siyang bumabalik dun sa mga nakakamis at gusto nyong ipatikim sa inyong mga anak. Mapapakita po ninyo sa mga bagong henerasyon ngayon na mayroon pa tayong prutas na ganito. Duhat na napakasarap, yung malalaki. Ito po ang mga seedlings nila, magkano naman? Ibebenta namin to kapag nasa XL size na, pag malaki na. Pag nasa XL na, nasa 3 to 4 feet po siya. Yeah. Ang XL po namin is na 180. 180 pesos. Opo. Mamumunga after how many years? Ito, sa rin sa pinakamadaling magbunga, 1 to 2 years lang nagbubunga. Ayan. Na to. At ito nasa harapan ko naman, ano ito? Yan po yung seedless atis. Seedless atis. Opo. Kasama ng duhat na halos hindi na rin pinapansin. No, hindi na pinapansin. Pero napakasarap. Ito po, magkano naman yung binibenta ang seedlings pagka nasa hustong gulang? Opo. Sa hustong gulang, mas mahal to ng konti. Nasa 250 ang benta namin ito. Ng atis. Ng atis po. Kaysa sa duhat. Anong variety naman to ng mangga? Itong manggang ito ay... Parang tatlong variety meron dito. Bali, tatlong, apat po. Ayan, may King Mango. King Mango. Golden Queen. Golden Queen. Ito, choco nanto eh. Uh-huh. Ito ay sweet mango. Sweet mango. Bali, apat po. So, apat na klase ng bunga ang lalabas dito. Sa isang rootstock. So, magkano naman nabibili yung ganito? Ang bentahan po namin ng ganito ay 2.5. Pero negotiable pa po. Depende sa quantity. At tapos, taas. Yun nga, kung pipikapin nyo rin sa amin. So, ito, 2 years stable, may opo, bunga na. May bunga na. Yung edad niya, tumatagal din ba siya? Oo, tumatagal din po. Opo. Ang buhay niya? Opo. Mga ilang years din? Ang ganito is nasa 20 years din po. Maximum po. Mabubuhay siya, opo, at mamumunga. Pero pagdating ng ganong edad, ang ginagawa naman nila is kumbaga hina-hard prune para may panibagong suloy na sumibol. Kasi so, habang tumatagal naman po ang mangga, is nagiging unproductive na rin. Sanga nito, eventually pwede mo na rin gamitin sa pagga-grafting. Pwede rin po, yung mga pinagsangahan nito na like, matured. Kung mga 20 years na matured na, pwede pa magamit. Pwede pa naman po, pwede. Ito ba sa amin ay itong mangga ang aming ga-grafting ngayon. Ito yung tinatawag na sweet mango. Tatanggalin ko lang yung mga dahon nito. Ano kahaba ang ano sa mga? At least sa mga ano, isang dangkal. O hindi, hindi po. Kahit ito, panama lang itong ganito. Kung ganong kahaba ito. Masa 6 inches. At lagi po, pagka tayo mag-grafting, kailangan po, huwag tayong dito pupunta. Kasi malambot ito. Kailangan dun lagi sa may part na tigas. Matigas na. Ayan.
po, laging mga 1 inch ang ano niya. Wedge cut, lagi pong wedge cut pagka mga grafting ang aming ginagawa. Tapos syempre, titingnan din po natin yung mata. Ito yung pinakamata ng mga mangga, lagi nasa dulo. Tingnan natin kung lagi mga ganyan. Kasi kung pag walang ganyan, ay wala pong susuloy. May sumuloy man sa mga ganito tabihan, pero napakatagal. Iba yung suloy na magmumula sa pinakadulo niya. So ilalagay ko na po ulit ito. Yan po, ilalagay ko na po. Parehas lang po ng proseso ng una natin binadingan. Ganun din po. Lagi nakalak ang dulo. Nakalak ang dulo niyan. Ang negosyong ito ay malaking naitulong sa amin, lalo sa mga taga-Talisay, lalo na sa aking pamilya, na naging source of income namin dahil may mga buyer kami na dinadayo din kami sa iba't ibang lugar. So yung kinikita namin doon ay pandagdag sa pang-araw-araw namin at dagdag sa production ng aming mga halaman. Marami pa rin sa mga kababayan natin bumibili ng mga santol pala. Pero ito, anong klaseng variety naman ito? Ito ay Bangkok santol, no, malalaki yung bunga. Opo. Matamis. Matamis po to. Magkano po ang isang seedling? Ang to, drum size na ho to, nasa 600 na ho to. 600. Ba? Pero kailangan yung may certain height na po ang pipiliin nyo. Hindi pa po to ready. Etong ganito kataas, hindi pa? Hindi pa ready yan. Gusto ko mga nasa 6 feet, 7 feet para hindi ho sayang. Kitang-kita nyo naman dito, may bulaklak na. Ayan, no? Oh, ang daming bulaklak. Pero yan, pag hinayaan mo, magtutuloy yan, ang bunga? Ang karamihan hindi kasi minsan mahangin. Nalalaglag. Nalalaglag. Tapos pag aambon, mabubulok. Mm. Tapos yun nga, yung insekto. Ayan. Pero kung i-groom mo, pwede pa rin? Pwede pa rin po. Ayan, so ito naman ang inyong... Guapple, sir. Ilang buwan naman ito o taon bago mamunga? Sir, pag ito na i-transfer sa lupa, 2 to 3 years din itong mga gantong guapple. 2 to 3 years? Oo, 2 to 3 years din po. Ang bunga ba ng bayabas na ganito, ilang season sa isang taon mamunga? Isang season lang, isang beses lang sir, sa isang taon. Sa isang taon. Anong month nagsisimula ang mamunga? Ang bunga nito ay ngayon, sisimula po ngayong January. Summer. Opo, summer. Going summer after ng bare months. May mga ano na, ayan, bunga na. Ayan. So magkano naman na ibebenta ang ganito kalaking seedlings? Ang bentahan ho namin ng ganito ay 70 pesos. Ang isa? Ang isa po. Kung magbultuhan naman ang bili? Magbultuhan naman ay may ano pa, discount pa. May discount pa? Binibigay pa. Mga 1,000 seedlings. Pwede na. Pwede na. Ayan. So ito naman, familiar ang itsura. Sampalok. Sampalok. Sweet tamarind. Sweet tamarind naman. Ito yung matamis na sampalok. Oo, tamis. Tapos ito ay grafted din. Ah, grafted din po. Gano'n naman katagal ito bago mamunga? Eh, sir, ito mas madali ho ito. 1 to 2 years lang. Mas madali. Sa taon at the minimum, meron na. Oo, meron na. Meron na. Yan. Magkano na bebenta ito? Ito po yung drum size na. Nag-range po ito ng 600 na po ang ganito. 600. At ito po ba ay in demand din? Marami pa rin ba nagbumibili ng sampalok? Sa ngayon, hindi na masyadong marami. Kaya ang production namin nito is hindi masyadong madami. Ilan lang available. Pero nagpo-produce pa rin kayo? Oo, nagpo-produce pa rin kami. Sayang din po, yung mga hinahanap, lilipat pa sa iba. Di sa amin na po. Ayan. So ito naman ay... Kalamansi. Kalamansi. Ito ay mamumunga ng gano'ng katagal? Ang kalamansi ay pinakamabilis. Sa propagate ng ganito is nasa 6 months lang to 1 year ang sa kalamansi po. Magkano naman nabibili ang inyong budget? Sa amin, ang benta namin ng XL size is 150. Mm-hmm. 150 po ang benta namin ito. Mm-hmm. Negotiable pa rin po ang price. Lahat ng presyo namin is negotiable. Yeah, depende sa quantity. Depende sa quantity po. Ito naman po yung rootstock ng Davao Pomelo. So seedling to. So, gagrafting namin siya para mas mabilis ang pagbunga niya. Ganun pa rin po, same process pa rin po ng aming ginawa sa avocado at sa mangga. Ayan. Ayan po. Laging ganun, mga 1 inch ang anong biyak niya. So, ito na yung sayon ng Davao Pomelo namin. Papakita ko din sa inyo na ano, pwedeng putulin to. Ayan. Para may idea din po kayo, pwedeng putol yung dulo niyan. Then wedge cut ulit tayo.
lamang ito ang pagtatali para hindi siya papasukan ng tubig at mas 100% po yung ano niya, buhay. Lagi pong mahigpit yung pagtatali dito sa may ibabang ito, sa may pinagbiyakan, laging dun lang hihigpitan lagi para hindi siya papasukan ng tubig kung magdidilig. Putol itong dulo nito, so kailangan pagkatatakpan po siya ng tali, itong ginagamit natin na pantaling ito. Para hindi rin po siya pasukan ng tubig. Kasi pag napasukan yan, mamatay po yan. Sa average na kinikita namin kada buwan, 40 to 50K yung pinaka-average. Minsan, lumalampas pa kami. Depende sa mga nakukuha naming kliyente na umorder sa amin at nagpapadeliver sa ibang lugar. So, nandito na tayo sa yung tinatawag mong drum size. Drum size na ho. Ito yan. Na. So, iba't iba, meron ka doon balimbing. Balimbing. Ito. Rambutan, RR variety, at saka maharlika variety. Ito naman ho yung katimon. Mangga. Mangga rin. Ito, pag gaganto nakataas, ilang taon na lang bibilangin? Yun sir, 1 to 2 years din. 1 to 2 years. 1 to 2 years din. So, kung sa mangga na ganito, magkano ito uli? Yung manggang yan, ang katimon ho ay 850. 850 pesos. At yan ay depende sa quantity po. Negotiable pa. Negotiable para man. Ayan. Itong rambutan naman ninyo. Rambutan namin ay 650. Mm-hmm. Ganito kataas na. Ayan. Depende rin sa dami, pwede pang bumaba. Tama po. So ito naman yung sinasabi mo na talagang mas solid na, malaki na yung puno. Gabraso na po to. Ito po yung ating Carabao Mango. Carabao Mango naman. Carabao Mango. Itong mga pagaganto na kalaki, magkano ang benta? Ang bentahan ng ganito ay nasa 1-2. 1-2-1-5. Depende sa magiging caliper niyan. Ayan. So ngayon, mga nasa ilan meron dito? Sir, ito siguro nasa 1,000 pieces to. Ang ganito kalalaki na. Ganito kalalaki na. At ito, 1,200. Sigurado na, hindi na mamamatay ito. Hindi na. At mahirap din i-ship. Sobrang bigat ito, sir. Wow. May 25 kilos ata ito, 30. Sa pagdating naman po sa kitaan, sa ganitong hanap buhay, mayroong magandang buwan ang pasok sa amin. Mayroon naman po walang benta minsan. Pero yung average na benta namin, nakakabenta kami ng 2,000 to 3,000 pieces na seedlings pag maganda ho ang pasok sa amin. Kaya sana mapansin nyo ang aming nursery ito. Kami naman ho ay quality over quantity ang aming binibenta. Siguro ang nakikita kong paraan is itong ang social media. Para mas lalo makilala kami na mayroon pala ganitong tinatawag na seedling capital sa Batangas, which is yung Talisay nga po. Kumbaga talagang naging hands-on din ako sa social media para mas ma-promote yung aming business na to. Sa mga gusto naman pumasok sa ganitong uri ng hanabuhay na ganito, pwede nyo pong pasukin ito basta't paglalaan nyo ng oras dahil step by step po ito eh. Kung kayo susubok, trial and error din po to. Kumbaga 50-50. Kailangan matuto, magtanong at magsiyasat pa. Dahil ayun ang mahalaga para makasucceed ka sa ganitong hanap buhay. Payo ko lang sa mga kabataan ngayon na masyado nang nalululong sa teknolohiyang meron tayo ngayon. Sana naman magbukas sa isipan ninyo na simulan din ang ganitong hanap buhay. Dahil kung wala na kami, sino pa magtutuloy nito? Wala na kayong matitikmang mangga o kalamansi juice kung sakaling wala nang susubok na susunod sa amin. Sana ay magkaroon din kayo, mabuksan ang isipan ninyo sa ganitong larangan ng hanap buhay. Masaya ang hanap buhay na to dahil pag nakakabenta ka, masaya ka na meron kayo papakain sa pamilya mo. Yung quote na nabasa ko, the best time to plant a tree is 20 years ago. And the second best time is now. Kaya ano pang inaantay ninyo, bumili na kayo at pagyabungin na ang mga halaman. Ang kagandahan po sa negosyo na ganito, ay isa na ring parang advocacy dahil ito po ay ang nag-aambag ng papatuloy, no, sa mga susunod na henerasyon. Dahil kung patuloy tayo may binhi, sila po ang magpapatuloy na magsusupply sa iba't ibang uusbong na mga farm. Kung may nasalantang bagyo, nasira ang kanilang mga pananim, nandito pa rin po ang mga ginuntuang kamay para magbigay, maghandog sa inyo ng mga binhi para sa inyong mga farm. So, napaka-importante ng negosyong ganito dahil sa kanila nang gagaling ang patuloy na cycle ng pagtatanim. Sabi nga nila, he who controls the seeds controls the world. So importante po na meron tayong mga kababayan na patuloy na pinapasok ang ganito at na ipapasa nila sa kanilang mga anak, pamilya ang negosyo. Sir, agree ba kayo sa agree? Agree sa agree!
Don't forget to like and subscribe.